Super Blue. Super Blue, ito yung bagay na bagay sa kanya kasi ano siya, super breeder. This hen was, ano, was bred by my idol, Sir David Chan. Ang nani nito, first overall champion, PHA. Ang dalawa niyang kapatid, parehong sixth overall champion, PHA. And sabi ni Sir David, she's the closest you can get to ano South Express. Yung South Express na yun was first overall champion, Tacloban champion, 45 minutes. It's true enough, yung anak nito, nag-produce na first, four first overall champions, yun. Tapos isang sixth overall champion. Ganun siya kagaling. It's a small hen, tapos at ano, 14 years of age, nangingitlog pa siya. In fact, nangingitlog pa siya kagabi. Ayaw ko na, ayaw mahawakan 14 years old, still laying. Kakawalay ko lang nung huli niyang dalawang anak. Ang mata niya purple din yun. Ano ito na, chestnut brown. Ah, chestnut brown. Oo. Ano ito, mataas na dugo ng bambundarin. Bambundarin pala ito. Ito yung mga old line na bambundarin, hindi ito yung new generation. Ang mga pinanggalingan nito yung mga ST Jones ni ibang bundarin. Wow. Oh, dandaan tayo dito. Kasi ito ano to eh. Lola na, senior na to. 2009 nag-iitlog pa. Ayan o. Oh. Ganyan ang katawan. So, ang sukat niya, ano, parang small to medium lang ang range niya. Super breeder. O, ayokong ganong hawakan na. Balikin na pa, sandali lang. Ito si Mayorga Cup. Another super breeder bred by Sir David Chan. Ano na to? 7 over 8 Van der Weyden. Ayan. As I said earlier, four first overall champions na yung na-produce nito. Ano to eh, mag-nest mates, pareho uwi ng Mayorga kay Sir Dave Chan. Mayorga is ano, a town before MacArthur. Wow, ang layo. Mm-mm. Tapos, meron siyang full brother, lolo naman yun ng ano, clocker ng ano, Javier Leyte to Cabanatuan. Layo na. Yung far end ng ano, ng Javier Leyte. Tapos, ang sarap hawakan sa kamay. O, yung unang anak nito na nag-breed to was, ano, 7th overall champion. Raised by Jomil Chua. Ito po, no? Gandang hawa nga. Masarap na hawakan. Lalo na pagka-condition niya. Mas bilog pa siya. No? Actually, katawan niya medyo parang oblong. 2016? Oo. Nandang yung boy. Wow. At ito, pure Victor Lim Cock. Lolo to ng ano, yung 4th overall champion sa ATR. South. Ang sign niya si 5'11", yung combination ni Crack 52 and Fly Machine. Ang nanay niya, apo naman ni Holland. Combination ito ng mga best ni Victor Lim. The very best. Even ano, maski pagtanay mo si Sir Henry Tan, he will give you the same answer. Yun ang best stocks talaga ni Victor. Yung line ng ano, 6221 saka ni Crack. Usually, yung signature color nung ano, Victor Lim, may tick eye palagi, yung sa Crack 52. Ayan. Oh, may tick eye. Oo. Yung ano, yung may nakuwang anak nito si Simpolo, laklat na Santa Ana, first trial. Wow. Oo. Ano to eh? Actually,
I sold this particular cup kay ano, kay Sir Manigo. Tapos nung nag-decide siya mag-stop, sabi ko ano, kung pwede ko i-buy back. Yun yun, isa yun. Tapos yung henna na buy back ko sa kanya, nag-produce din ang first and second overall champion. May mga balay-balay-balay bukod din sa paa. Oo, kasi yung daughter ni ano ni Holland, Cowboy. Ah, Cowboy? Oh, oo, maraming ano, center sa ano. Baka yung mga kalapati ko ganun din galing eh. Ay, hindi ko ganun kabisado kung saan galing kasi puro balaybo sa paa eh. Malaking tulong kasi kung alam mo kung ano yung binibreed mo eh. Hindi yung hinuhulaan mo. Galing yan kay, ano sir eh, kay line ni Sir Luis. Kaya lang, meron siyang balaybo sa paa. Ha? At the end of the day, actually mas hindi mo alam yung lahi. Basta nananalo, okay? Di ba? Importante na, ay, punong-puno ka nga ng pedigree, di ba nananalo? Pero, so what's the point? Pero mas matatahimik yung yung sarili mo. Kung alam mo yung pinanggalingan din naman talaga. Oo. Di ba? Eto, tignan mo, lahat yan. Merong ano, merong bagay sa ano, may basihan. Hindi lang, may document talaga lahat. So, doon ka magsisimula talaga. So, ayan. Tsaka alam mo hindi hinuhulaan yung ano yung bloodline. Very specific. Sa breeding naman sir, kunyari, di ba, alam nyo na eh, andito na lahat sa libro yung mga ano, yung mga paper nyo, tsaka yung mga gusto nyo ipin. Sa pag-breed nyo, ano po ba yung mga pinapakain nyo sa kanila? O may special ba kayong ginagawa na patoka para sa kanila? Naging habit ko na kasi magbigay ng ano yung Thunderbird na chick booster. Tapos ay sprinkle Tecotrin. Kasi I believe na yung pagiging youngsters mo, kailangan we have to start ano, yung good. Baga sa ano, malambot eh, baby. Oo, tapos ano, 1 week prior ng hatching ng egg, binibigay, parang inaano mo na, pinaprime mo na yung breeder. Kasi kailangan nila yung Tecotrin para mag-produce ng magandang quality ng milk. Eh. Pag right from the start, hindi maganda yung masusubong gatas, hindi maganda yung maging quality ng inakay mo. 1 week before po sila mag-hatch, binibigyan nyo sa Tecotrin. Sa chick booster. Ano, bibigay po ba kayo pink minerals? Pag walang Tecotrin, pero first choice ko pala niya. Tecotrin. So, nakita mo, napaka-robust ng mga, dapat in a week's time, dapat exclusive. Doble na yung size ng youngster mo. Ano po, inahalo nyo lang sa ano? Sa sprinkle lang on top. Ng mga pagkain po nila? Hindi, nung ano, nung chick, may nakiwala ang pati, chick booster, tapos meron lang ka. On, tapos nakiwala yung ano. Nakiwala po yung buto? Oo. Pagdating sa buto, medyo ano, malakas ako magbigay ng safflower. Kaya ang late yan, mahal ng safflower. Binabas ako ng konti. 80 ata yung, di ba, 70, 80, mga ganun. 60 dito sa, ano, sa progressive. Pero gusto ko. Kasi, malaking ano yan eh, malaking bilihan ng patoka. Tsaka, sarap pag gano'n, sarap na diba pag may safflower talaga. Ano. Yung balahibo nila, ano? Oo, very silky, tapos, basta iba yung ano. Nabasa ko rin yung sa ano, article ni Sir Toto Bunad, na mahilig din siya magbigay ng safflower. Nakita ko, hanggang ano po kayo, hanggang gano'ng katagal yung nagbibigay ng gano'n, nagbibigay po ba kayo ng buto na lang sa ganitong panahon, sa mga yambad nyo, o dire-diretso na po yun ng chick booster, Tecotrin, tsaka ano? Halos ano, all year round, ganun sila eh. Ayun na talaga yung pagkain nila, Tecotrin, chick booster, nakabukod, tapos merong ditong buto, sa flower, para gumanda yung balahibo ng mga ano, nagsusubo po ba kayo ng mga gamot-gamot pa sa kanila? Once in a while, pag kunyari may nauuto ako, nagbe-breed ng panlaban, nilagyan ko na ano ng calcium plus B3 na tablet, sinusubo ko sa mga youngsters. Tinatanong ko si sir na nagbe-breed po ba kayo ng ano ng panglaban? So, sinasabi ni sir Sergio, mas parang mabusisi. Oo, may trabaho masyado mag-breed ng panlaban. Mas gusto ka lang yung nag-enjoy lang ako, nag-breed yung... Bali po yung pag-breed nyo gano'n, tapos bahala na sila mag-condition ng gusto nilang condition. I also make sure na ano na healthy sila. Kaya lang, pag panlaban kasi dapat medyo metikuloso kayo. Kailangan yung
pinakamiliktad detail, ano, checkin mo yung droppings, papalitan mo yung existing materials, checkin mo yung breeder, tapos mapapasin mo pag off na yung, ano, yung mga breeders mo, tubig na yung, ano, ay, yung sinusubo. Marami ng tubig. Puro tubig na, kesa dun sa ano, dun nagsisimula na yung decline ng mga youngsters. Kasi wala na masyadong nutrients na nakukuha. Kasi tubig na lang yung subo nila doon. Mm. So ayun, picotrin. Kasi ganun lang yun. Ganun lang ka, ano, importante kasi healthy yung ibon sa binibigay mong pagkain. Tapos, lalaki sila na yung malusog nga. Okay na sila doon sa ganun. Tapos ano, lately gumagawa yung Sedacol. Ano po yun? Parang tonic siya eh, pang ano, pang liver sa ibon niya. Maganda rin yun. Tapos, yun, gusto ko gamitin yung platinum na probiotic ni, ano, ni Glenn. Oo, yun. Like yung gamit yun. So, kain namin siya? Sa, ano, sobrang okay yun. Tapos pagka ano na po, tapos na yung breeding, ang kakainan ng mga inakay nyo, yun na rin po. Yung din, chick booster. Din, meron pa rin. Kasi ano eh, hindi naman pagkatapos mo iwin, yun na yun eh. Tuloy-tuloy pa rin development niya. Kasi mag-modify na rin. Tapos kailangan yung papalit na feathers, maganda pa rin quality. Kahit po yung mga na-stock, sa mga stock nyo dito, nakita ko meron din silang mga chick booster na. Importante yun eh. Para sa akin eh. Yun. Tsaka ano eh, pag chick booster kasi mataas yung ano yung calcium content. So kailangan nila yun. Oh, yun. Maganda yun. Maganda yung ano, importante rin na bibilad sa araw kasi yung D3 enhances the ano absorption of calcium. Kung meron kang calcium hindi naman na-absorb, ba, di ba na ipupuk ka na yun. Dudumi lang nila. Tapos, ewan, hindi kasi ako mahilig masyado yung mag-inbreed, mostly ano, kasi pattern after dito. Or mga crossbreeding po. Hindi ko, I cannot say na talagang cross. Kasi mapapansin mo, kung mga kay Sir David, iba-ibang ibon. Pero Arden base. Pag Arden base, magkakapamilya na rin. Oo, sobrang distant line breeding lumalabas. O ano, distant breeding. Halos ano rin, isa rin ang tinanggal. Although, pwedeng tama, pwedeng mali. Pero, komportable ako sa ganung breeding. Tama o mali. Eh, kasi ito yung nananalo eh. Yan ang importante, di ba? Pagka, ibig sabihin, pagka nananalo ka, ibig sabihin, tama yun. Ginagawa. So, yung mga breeder, ang dami niya pinanalo. So, ibig sabihin, yung ginagawa ni Sergio, eh, sobrang galing ng ano niya, yung ginagawa niya. Hindi naman, ang magagaling yung ano, yung sino pa yung magaling? yung mga kumuha, sila na, kasi sila na nag-breed, hindi naman ako eh. Eh, kahit na anong galing mo mag-breed, kung hindi naman talaga magaling yung bloodline na, ano, na kukunin mo, so, doon din talaga manggagaling yung igagaling ng ibon. What's up, pangka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!